Pupunta muna kami sa Diplomat Hotel, Grotto, at saka... Saan yun? Japanese Temple. Mauna na sila umalis. Nawawala si Wigo. Wigo. Iiwan na nila kami. Wala na. Bye-bye. Iwan na kami sa Baguio. Bye-bye. Nawawala si Wigo. Hanapin na si Wigo. So, ayun guys, naiwan pala talaga kami. Babay-babay pa ako kanina. Ayun si ate, oh. Hindi na namamansin, may toyo na. Ayun ako. Pero sabi nila, tumawag sila babalikan daw nila kami. Sana nga. So, pag wala pa, dito na kami mag-aasawa. Ayun si ate, oh. Bugnot na. Pag-desisyon na kami ni ate, mag-taxi na lang kami pupunta sa Diplomat Hotel. Tara, let's go. Sakay na tayo. So, ayun guys. At nag-taxi na nga kami. Ikwento ko muna sa inyo kung bakit kami naiwan ni ate. Ganto kasi yon. Akala nila Kuya BL and Kuya Dwin nakasakay na kami dun sa... alinman dun sa dalawang van na nauna. Tapos akala naman nung mga nasa van, nakasakay na kami sa Wigo. Ayan. Kaya di kami naisabay. Naiwan kami. Yun. Sa totoo lang, di naman ako natakot na naiwanan kami kasi kasama ko naman si ate. Marami naman siyang dalang pera. Ilibre naman niya ako. Ayan na guys, nandito na tayo. Diplomat Hotel. Tara na, baba na tayo. Ayan. 78 pesos lang daw yung pamasahe. Babayad mo na si ate. O, oh, eto na yung mga kuya ko nang iwan sa amin. Okay na. Hindi na kami bugnot, char. O, sila daw magdadala ng bag namin. Mabawi sila. Thank you, mga kuya. Ang bait ni kuyang driver. BBM din pala siya na ako to. O, oh, dati siya ang sandalo. Ay, chinika na. Ayan. Thank you po. Bye-bye po. Ingat po. Ayan guys, dito na kami. Hello. Hello mga kuya. Hi. Ayan. So, ang sabi, meron daw entrance fee. 10 pesos daw sa adult, tapos 5 pesos sa kids. Pero ewan ko, kami dire-diretso lang kami pumasok. Hindi na kami nagbayad. Wala man naniningil eh. Wala humarang sa amin. Ayan na guys, eto na. Oh, welcome sa Diplomat Hotel. Nakakatawa, dati nakikita ko lang ito sa mga balubas sa TV at saka sa mga documentaries. Ngayon nakikita ko na siya harap-harapan. Oh my God. Ganda, tignan nyo. Wow. Nakakatawa, ang ganda. Ang ganda na ambience dito. Ayan sila, lalagay nila daw yung mga pagsasasakyan. Hanapin natin sila, nanay. Nawawala sila. Nauna kasi sila dito. Ayan si ate. Binigyan niya ng 200 pesos yung driver. Imbis na 78 pesos lang. Grabe ang bait niya. Paano daw ate yung gas-gas lang? Gas-gas lang yung gastos. Oh my God. Namamangha talaga ako sa mga gantong klaseng ruins. Nakakatawa. Kasi napapreserve pa siya. Hindi naman siya nakakatakot eh. Ewan ko nga ba, ba't iba ko nakakatakotin siya, pero ang ganda, nakakamangha talaga. Ang ganda na ambience. O ate, umahalikan mo ako pag nakita mo. So, ang una natin gagawin dito, hanapin yung pamilya kung nawawala. Pero eto, nakikita ko na yung isa kong kapatid sa mga anak niya. Makakasalubong natin sila.
Hi, Ate Lisa. Friends, Nicolo. Hi. O, ano, chika? Ano meron? O, eto na. Nakita ko na. Uy, Edin. Uy, si Edin ba to? Edin. Eto. Hello. Kumusta? Hello, kaway. So, eto. Papakita ko sa inyo harap ng Diplomat Hotel. Ayan. Yes. Ganda. Maganda. Nakakatuwa talaga. Sa 27 years ko dito sa mundo, pupuntahan ko din to sa wakas. Tara, lapitan natin. Pakita ko sa inyo yung tsura niya sa malapitan. Tsuran! Oh. Ganda. Hindi talaga siya nakakatakot. Chill lang. Chill lang yung vibes. Yung aura niya, ang ganda. Daming turista. Dami nagpupunta. Di naman nakakatakot talaga. Ewan ko lang paggabi. Hi! Hi guys! Tara guys, samahan nyo kaming pumasok sa loob ng Diplomat Hotel. Tingnan natin kung ano-ano yung pwede nating makita sa loob. Nandun yung famous fountain eh. Tingnan natin. Labi natin si Ate Ma, isama natin siya. Nawawala. Ayan. Ate Ma, tara. Pasok tayo sa loob. Ayan, nakita na namin si Ate. Saan nagpupunta eh. Doon kami dadaan sa may gilid kasi doon lang open, doon lang pwede makapasok. Hindi pwede dyan sa main door. Oh, dito. Yan, lalakad kami, pupunta doon. Comfort room. So, eto na nga. Andito. Sa may gilid. Oh, tignan nyo guys, ang ganda. Meron silang garden sa gilid. Oh, award. Siguro ang ganda dito noon. Tsura pa lang kasi ngayon, kahit sira-sira na, ang ganda pa din. Kaya malamang to, maganda to nung ha? Araw. Tara, kasok tayo. Tara. Pwede ba? Oh. Let's go guys. Ayan, napapasok na kami. I'm so excited. Whoa. Ayan guys, nandito na tayo sa loob. Nakikita niya ang daming artworks. Para siyang naging museum. Ayan, mga arts. Ganda. O, ito. Hanggang dito lang tayo. Hindi pwedeng lumagpas dyan. May harap. Maganda, maganda dito. Hindi naman nakakatakot sa loob. Ang ganda ng ambience. Hindi naman siya mabigat sa kalooban. O, ito yung daan paakyat. Kaya lang may harang di tayo pwedeng tumaas doon. Bawal na. Grabe, ang ganda talaga dito. Nakakamangha. O, eto yung famous fountain na madalas natin makita sa mga documentaries sa TV. May mga nakukuhanan na hagip ng camera na mga kung ano-anong alam nyo na. Hindi ko nababanggitin kasi alam kong alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Takot din pala. Ipakita ko sa inyo kung ano itsura ng Diplomat Hotel nung araw. Tcharan! Iyan ang itsura niya. Ang ganda.
And guys, lalabas na kami. Konti lang kasi yung pwede naming makita. Limited yung pwede naming ikutan dito. Kaya, labas naman tayo. Doon tayo manggulo sa kanila sa labas. Puntahan natin yung pamilya ko. Let's go! Tara, balik na tayo sa kanila. Mga naiinip na yon, panigurado. Ayaw kasi magsipasukan sa loob. Mga natatakot yata. Tsaka magugulo ang mga kids. Grabe ang tindi ng sikat ng araw. Napakainit. O, ayan ang pamilya ko. Kanya-kanya sila ng business. Ayan. Tara! Maya-maya uwi na din kami. Hello guys! Naiinip na ang mga kids. Hi friends! Friends! Senso! Bugnot na bugnot! Kuya! Ayan sila. RR! Naiinip na sila. Kuya CJ! Hello ha! Ayan si nanay. Ayan sila, magpipicture sila. Teka lang, oy, ako din. Papicture. Kanya-kanya muna kami ng gawain sa buhay. Ayan, picture-picture. Kasi maya-maya uwi na din kami. Alisa rin kami dito. Yun. Nay, kumusta po ang Diplomat Hotel? Okay lang. Ano sa tingin niyo? Maganda siya. Maganda siya, yes. Nakaka-amaze. Hindi siya nakakatakot. Ang ganda. Maaliwalas yung lugar. The best. Basta, hindi ko ma-explain kung gaano kaganda. Kasi sa mga ganito na natutuwa talaga ako sa mga nakikita ko. Ang ganda, nagagandahan ako sa mga ganitong klaseng lugar. Nakakataba ng puso. Di ko alam kung bakit. Basta ang gaan sa pakiramdam. Sa ganun. Naintindihan nyo ba? Ang dami kong sinabi, parang paulit-ulit lang naman. O, ito si Ate Tina. Hi, hello, Ate. Punta lang kayo dito. Maganda dito. Ayan. Diyan sila. Tambay muna kami dito mga ilang ong saglit pa.
ilang minuto. And si Edin sa likod ko. Nanay! Ate Maan, busy siya. Tayo na lang, Nay. Kailan kaya tayo ulit makabalik dito? At iba, hindi pa kami nakakaalis yung pagbalik agad, iniisip ko. Ay, sorry po, Nay. Yun. Ate ko. Tara, picture tayo. Picture tayo. So, after dito sa Diplomat Hotel, baka hindi na kami pumunta sa grotto o kaya sa Japanese Temple kasi nakita namin yung grotto kanina, dinaanan namin. Ang daming tao. Ito guys, pakita ko sa inyo kung gaano kataas yung kinalalagyan ng Diplomat Hotel. Ito. Charan! From here, kitang-kita mo talaga na sobrang taas natin kasi ang liit na nung tingin natin sa mga bahay. Ayan o. Grabe. Ang taas talaga. At ang bangin, tignan nyo. Pabulusok. Ate, pag nalaglag ako dito, chamba. Gulong-gulong ako dyan. Char. So guys, pumasok kami ulit kasi gumamit kami ng comfort room. Tapos nakita namin itong isang kwarto na to, ito kasi sa gilid, na pwede pa pala siyang libutin, pwede kang pumasok. Ayan, makikita niyo, ang daming mga paintings, mga murals, ayan. Ang ganda, oh. Ayan. Oh, picturean ko daw sila saglit. Wait lang. Picture lang. And si Edin, tahimik lang siya. Very good. Lalabas na kami. Nagpicture lang talaga kami ng very light. Ayan. Ayan ang taas. Bye-bye Diplomat Hotel. Kuya John. Ayan sila. Ayan. Grabe ang init. Grabe, ang init na talaga. Hindi na siya malamig. Tutok na tutok yung araw eh. Ang taas kasi ng pinaglalagyan natin. Mainit. Sobra. Goodbye, Diplomat Hotel. Till we meet again. Char. Ayan, nagre-ready na sila. Nagsasanyasan na sila umuwi. Ready na kami. Go, go, go. Uwian na? Yes, uwian na. Ito ang mga kuya ko nang iwan sa amin. Oh, yan. So, dahil di tayo makamove on, magsumbong tayo. Kuya Cho, diniwanan kami kanina. Di nila kami love. Hinawa ka na ni kuya yung kamay ko. Para daw hindi ako maiwanan. Samahan niyo naman kaming libutin yung kabilang side ng Diplomat Hotel. Ito yung kabilang gilid niya. Charan! May garden! Yeah! Ang ganda! Pwede kayo dyan mag-date ng jowa mo. Sa Diplomat Hotel magde-date. Ayan o. Charan! Diba? Ang ganda. Subukan mo lang talagang magdala ng jowa dito. Ewan ko na lang kung walang sumamang imahe ng multo ng madre sa picture niya.
Oh, eto, pagka inabutan kayo ng gutom, ayan, may mga nagtitinda din dito sa gilid. Pwede kayong bumili dyan. Mga merienda. Ayan, ang ganda talaga ng garden dito. The best. Ito naman yung likod ng Diplomat Hotel. Pakita ko sa inyo. Ayan. Itong Diplomat Hotel, isa daw to sa most haunted places, hindi lang dito sa Baguio City, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kinatatakutan talaga siya. Madami na din kasing nagawang mga documentaries regarding dito, na fini-feature nga itong Diplomat Hotel na maraming nakikitang ghost na sumasama sa mga videos or pictures na mga bumibisita dito. Pero luckily, tayo wala naman tayong naramdamang kakaiba nung nasa loob tayo. Chill lang talaga yung pakiramdam. Magaan lang. Ayan, dito na po nagtatapos ang aming Diplomat Hotel Travel Tour. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Pakipindot na din po ang notification bell to get updated po sa ating mga videos. Plus, the like button na din. Thank you! See you soon! See you again next time! Bago umuwi, meron pa kaming isang destination na pupuntahan. Manawag! Yan, see you Manawag!